maging fourth of, ay maging fifth placer kami. Kasi yun ako. So nung in-announce yung fifth and fourth, hindi na ako nag-expect. Hindi nga, hindi na ako nag-expect. In-expect ko na lang maging best in pink man lang ako. Cutest, ganun. Cutest interpreter, cutest song. Kaya nung in-announce, kasi parang, ha, nagulat ako talaga. Tapos sobrang saya ko for Ike, kasi parang, at least, di ba? Kasi last year, nanalo din siya eh. So, pag natalo siya ngayon, it means ako lang talaga. Second place si Ike. Third best song po, nung last 2017 po. Sa extension. Na we did. Ike, ikaw, Yun, sobrang sarap sa pakiramdam, sobrang saya. And yung song pa lang na ginawa namin ni Alex, yung live performance pa lang niya, is sobrang panalo na. Tapos bonus na lang itong nabiyayaan kami bilang third best song. So sobrang happy and sobrang thankful talaga. Pero anong preferred genre mo, Alex? Si singer? Ah, si singer? Ako talaga, mas gusto ko yung mga ganito. Mga pop, mga rap, mga ganon. Kasi parang kahit naman kumanta ako ng ikaw, tatawa rin sila. O kaya, di ba, ay, sana ngayon, parang hindi. Mabait ito, ginagawa. So doon na, stick na lang ako doon sa pansin. Pero Cathy, aminado si Tony na mas magandang boses mo. Ay, hindi. Oo, yun naman itong ate. Mas maganda ako, pero... boses ng ate ko kasi ang ate ko yung techniques, marunong talaga siya, tsaka alam niya mga placing, tsaka ano, pulido na yung boses niya kahit bagong gising, ganun pa rin. Hindi na mabago, yes, kasi ako niya. Shoutout kay ate na naging bagay din ng song. Pang-vocal siya din sa song. Actually, I'm very, very happy kasi ang ate ko, hindi niya sinabi, pero pwede naman natin sabihin kasi part talaga ang ate ko, it's featuring Tony G. Pero sabi niya, dun lang siya sa backup, di na siya magpapakuha. So talagang nag-backup siya. Backup ko siya. Alis mo yung main ng gano'n. Kasi ikaw na yung main singer, hindi na yung ate mo. Okay, sabi ko, alam mo, next time ikaw rin nag-aakyat dito. So, what? Mo sa akin. Hindi, gano'n. Ayan, nakakaano rin siya. Kasi after niya mag-live, sabi niya, dahil featuring naman siya dito, sabi niya, sige, gagawa na ako, magba-backup na ako. So sinabayan niya yung backup. Diba? Kaya in fairness, bait din niya talaga. Dapat siya yung kinuha mo. At in fairness sa'yo, sineryoso mo yung pagkanta mo kanina. Napanood ko yung performance mo. Saan ka humugot ng inspiration para sa performance mo kanina? Hinugot ko yun sa'yo, Kuya Glenn. Hindi, ano yun? Parang iniisip ko talaga. Actually, pag nandun ka, parang isipin mo talaga yung composer eh. Kasi the fact na ikaw yung pumayag siya, na ikaw yung kumanta ng awitin niya. Tapos ikaw magpe-present. Ang laking factor po kasi nung live show, di ba po? Dun sa pagkapanalo. So, gagawin mo yun for the song, for the composer. Kasi ang pangit na ikaw yung reason kaya hindi nanalo. Yung maganda lahat ng pumasok ng songs na sa himig handog. Kaya, yun, siya iniisip ko.